Yan, good morning mga kasabong. Happy New Year po. December 31 po ngayon, 2023. Okay, last day po ng taon na to. Okay, nandito ako ngayon sa aking farm. Ito, tapat na office ko yan. Iikot tayo ngayon sa ating mga manok, no? Kasi bago ako umalis, napahaba nga ako at napakadami ng biyahe ko. Inaayos ko yung mga breeding pen. Ang dami kong pinalabas na mga pullets kasi molted. So, naapektuhan po yung production natin ng eggs. At saka naapektuhan din po yung mataas na percentage ng hatchability natin. Bumaba po na. Bumaba po yung mga bilang ng kapisa natin. So, bago po ako nagbiyahe, eto, lilipat ko na sa mga mara. Kasi lakad mo na. Bago po ako nagbiyahe, inaayos ko po muna yung mga dapat gawin. So, habang wala ako, habang wala po ako, nagawa na po ng paraan ng mga tao dapat gawin. Ayun, so ayun po. Ayun, iikot ko kayo sa ating breeding pen. This is for national at saka late born. Magiging mapoproduce natin sa National Calico. Yung pong ating mga local banded, ano na po sila, naka-range na po sila. Of course, nauna na po yung ano dyan, nauna na po yung mga early bird natin dyan na marami. Ayan, no? Pakita ko, may ito, mga JBK. Nagsimula na po mag-itlugan nung ulit ang mga manok natin. May nakakalat pa rin. Okay, good weather po ngayon. Diyan sa padalawa, sige. Diyan sa padalawa. Ayan, naglilipat. Meron silang naiwan na isang breeding pen na pinaayos ko kanina. Okay. Matagal-tagal na panahon ito na hindi ko nakakapag-video rito. Kasi naging maulan din po kasi. Naging maulan din po kasi nitong nakaraang ano. Nakarang linggo. Oh, nandito po yung marami sa mga multiple winner na ating mga brood cocks at saka bull stag. Yan. So, pinabilang ko po yung mga... Okay na, nailipat na lahat. Sige. Pinabilang ko po yung mga ano ngayon, yung mga winner namin, bull stag po, nasa 50 piraso. Ayun po yung mga nakaraang taon lang, nung nakaraang stag season. Okay, so itong breeding pen po na ito, hindi pa po ulit na alam na ito. Tapos ito po yung ilan breeding pen natin. Ayan oh, mga molted na po yung iba. Kagaya po nito. Ito po yung John Bishop Kelso na pinakamaraming na-produce ngayon taon. Talagang sinagad po namin siya. Tatlong buwan po mahigit naglalahi. Halos lahat po ng early bird na production namin tsaka local ay panak po niya. Ito naman ay John Bishop Kelso na kalalabas lang kahapon. Okay, pinapalitan ko. Kasi ayan po, medyo dry na din po siya. Yan, mga original po namin brood cock yan. Mga brood cock ko for many years. Okay. Ito, gaya po ito, Euron. Molted na din po siya. No? Tapos dito po, mga winner po lahat ito ng mga bull stag. Okay, iba-ibang bloodline, no? Ito, Joe Black pa ito. Ito, lemon pa ito, lemon. Ito, malapit na rin matapos ko. Lemon yan, lemon. Nasa pre-conditioning na sila.
Ito, isa na ito, sinalan ko. Actually, akala ko maglulugon na. Pwede pa pala siya, hindi pa pwedeng, pwede pa siya, pwede pa. Baka ipabalik ko itong sanay ko. Okay, nandito ako sa breeding pen, no? Ayan. Okay, lemon. Lemon po ito, lemon. Ito po para sa ating national, no? Hanggang late born. Okay, breeding pen. Yung ating mga matutinding neuron lemon. Ito, light lemon. Okay. Picom to, pero lemon po ito. Siguro may nailabas dito ng isa. Tatlo kasi ito lang. Okay, dito naman, mga off-color po ito. White gold. White gold. Rubio white gold. Tsaka po mga Reaper Blues. Over John Bishop Kelso. Okay, may nakalimlim po doon ito. Ayun, light gold. Playing eggs po siya. No? Yan. Mailan po ito sa mga two-way natin. Okay, dito naman, General Supapo po ito. Original. Original na inahin ko po ito. Dalawa po yan, actually. Yan yung nasa lighted. Over Haskell. Picom. Okay. Okay, mas marami po kaming produce sa process ngayong taon, ha? Ito, ito po yung ating mga silver bullet kanaway. Mga pulet pula dyan, no? 2, 4, 6, 8, over. Ito po, AA Cobra Henny. Hindi nyo po natatanong, itong taon po na ito, paborito. Paborito ko po itong mga AA Cobra Henny na ito, Red Henny. Talaga pong napakaganda po nung pinagigitang galaw ngayon. First time ko kasing mag-produce eh. Kaya po, pinararami ko muna. Okay, ito naman po, mga Reaper Blues. Blues po lahat ito. Ito po yung kakalipat lang nila dito. Lahat po ito, mga original na Reaper Blues bullhen. Over, ito po itong red kanaway. Red kanaway po na 2 times. Bulag po. Bulag na po yung sama. Yeah, may dalawang panalo po ito. Grabe yung pan ito. Bibihira akong magsalang ng pulang kanaway ngayon. Red kanaway po ito. Oh, ito, di bali combination na naman po 'yan ng mga off color. Okay, mainit. Mainit. Okay, dito po tayo. Balik po tayo sa mga ibang manok natin sa likod. Ayan, mga kasabong, medyo mainit lang. May ilan lang po yan sa mga breeding pen, no? Ito pa po pala, dalawa dito. Dito pa lang po sa loob doon, no? Napakarami po talaga naming nakasalang. Although, mahigit kalahati naman ay nag-molt na rin. So, kahit po marami kaming nakasalang, sadyang hindi po naging maganda yung weather. Medyo, actually, marami po nagko-comment. Yung mga breeding nila, yung mga inahin nila, tumigil sa pangingitlog, naglugunan. Ngayon, yung iba naman, problema talaga nila, yung tumigil sa pangingitlog, no? So, eto po yung tip namin, eto po yung tip ko. Personal experience, tip lang. Mag-add lang po kayo ng, duck pellet. O, duck layer, yung mga yung pong pinapakain ng mga mag-iitik duck pellet doon sa mga pakain po natin sa mga breeding pen. Yan lang po ang advice ko. Yung mga ina-advise ko, hindi masyadong magastos, pero sigurado po, effective, no? Ayan, ha? Duck pellet. Yung ginagamit ng mga mag-iitik na pinapakain nila sa kanilang mga itik para umitlog ng umitlog. Yung po ang ipakain nyo, idagdag nyo po sa
pagkain ng ating mga binibreed na mga manok. Ayun po, duck pellet lang po. Duck pellet lang po. Pwede kung ano man po ang pinapakain nyo, edi add lang po. Okay, salit. Okay, ito po actually, pinaglagyan po ito ng mga sisiw natin. Ayan, mga bakante na po sila. Ayan. Lalagyan lang po namin ng buhalaw, tapos pinapalitan din po ng bago yan. Bago lagyan ulit ng panibago. Tapos dito po, meron pa po tayong nakasalang dito. Breeding pen po ito, Larry Romero Gray over Joe Black. Yan. Okay, we are breeding the best combination, tested combination para po hindi tayo nagsasayang ng panahon. Tapos dito po, mga Joe Black po ito, meron pong isang Melsim Gray na nandun na napahalo. Okay, over Joe Black. Broodcock din. Broodbullstag, sorry. Ayan, Joe Black po lahat yan. So, pinakamarami ko pong breeding pen ngayon. Kasi ang plano ko po itong parating na 2024. Mag-entry po kami, solo entry. Kasi malimit po ako yung mga malimit po sa mga sinasalihan namin big event sa Manila Arena. Kahit pa yung mga dinadayo namin, finance lang. Pipinance ko lang. Ngayon po, hopefully, makapag-entry po tayo ng hindi finance. Ibig sabihin, sariling gastos po dito po sa Manila Arena. Okay, mag-entry po tayo at plano kong gamitin siyempre yung ating mga off-color. Kasi champion tayo sa off-color. Pagdating po sa off-color, pwede mo sabihin hirap na hirap kahit sino makalaban, hindi basta-basta pag off-color po yung ano natin, entry natin. So, mga John Bishop po ito, mga original po natin, mga John Bishop yan. Okay, mga inahin po, mga inahin, bulhin, magkakasama na over... ito po ay straight comb na John Bishop, no? Machine Kelso po ang tawag namin dito. Galing din po yan sa original na P-comb, no? So, sadyang naglalabas po siya ng straight comb. Okay, so meron siyang mga nasa 10 inahin dito nakasama. Okay, so ayan po, kung makikita nyo, mga talian lang dito. May mga karamihan, mga winner, mga cocks. Late born. Ayan, dito po tayo. At maganda, medyo maganda po ang panahon ngayon. Di bali maarawan, maglang masyadong maulan. Problema talaga yung ulan. Medyo affected po yung trabaho sa farm pag maulan. Siyempre, walang magawa yung mga tao. Yung paglilinis dito, kahit maulan, mahirapan po maglinis. Pinipon-ipon niya. Tsaka nagpapatanim po ulit ako ngayon ng maraming buko. Kasi may mga dwarf po ako dito, mga alaga, mga dwarf buko. Fruit bearing trees lahat. Okay, ito po sir, ikot-ikot ko kayo. Pupunta tayo dito sa likod, may mga breeding pen ako dito. Okay. Tapos pagkikita ko kung gaano karami yung napatanggal kong mga molted, grabe siguro hindi bababa sa 100. Buti na lang sadyang marami akong babae yung mga binibreed. Nasa ano po yung binibreed kasi yung personal mga gamit dito, mga inahin, bulhin, tama nyo na yung konting pulit na bago ngayon taon. Nasa bilang po silang kulang 300, sariling gamit lang yon. Ngayon, sabi ko nga, yung natanggal, hindi ho bababa sa 100. So, meron pa tayong more or less kulang 200 sa mga sinasalang. Kaya kahit po affected po yung maraming pagpapaitlog ngayon, kung kita nyo, hindi na rin kami naglalabas sa sisiyo ngayon kasi wala po talaga may lalabas ngayon. Kinapos kami. So, kahit affected po sila, marami pa rin yung nagagamit namin. So, dahan-dahan po, nakaka-recover, makapredict ulit na marami. So,
by this January po hanggang February national board. Hopefully aabutin, marireach din namin yung quota. Yung ating quota, no? Ayan. So nandito po ako sa likod ngayon, ito yung mga tao ko. Sunday ngayon. Actually nag-uwian din yung ibang tao ko dito po, halos wala na naman. Ayan. Gamit din to. Oh, ayan, wala na po laman. Ayan, dito naman po, may ilan po itong nakatali dito. Actually, ito yung mga dry na. Ibig sabihin, mga dry na po sila. Yung iba dito, blemish po. Nakaroon po ng konting aksidente. Okay, yan, mga silver bullet ka na. Kagaya po nito, nagka-problema po yung kanang bagus nito, nabalda. Oo, oh, ang ganda po nito, pambreeding. Hindi na po siya magagamit sa mga event. Ayan, Joe Black, silver bullet, dami, sweaters po ito, iba, nakatago lang po sa gulong. Ito po ang party na ito, alas may laman po lahat yan. Dito, ilan ba linya ito? 4 na linya na lang po ito na may laman. Nasa, wala na po itong kurentano sir, mga 30 plus na lang po ito. Kasi ang isang linya po nito ay misa na isang po, misa na isang lang. Kasi hindi naman nata kompleto. 3, 4, 5. Oh, siyam lang ang isang linya, apat na linya lang, hindi pala kompleto. Ayan, oh, dito po halos may laman na may lahat. Dito may lalang ko lang. May nalaw ko lang dito. Ayun po, breeding pen, oh, yan, lahat po yan. May laman po lahat ng breeding pen na yan. Tapos, may ilan po dun sa mga nasa likod na yan, mga molted na. Rico, nandun yung nilipat na, ano, yung mga hatch nila, ano? Sige, bago ako pumunta doon. Tapos nga po pala, dito nga po pala, ito, mga 3x3 namin, halos wala na rin sila. Okay, ito, sisilipin po natin ang ating mga breeding pen, eh, dito sa likod. Ilan pa ito? 6. 6 na breeding pen pa po yung nandito, meron pa tayong isa doon sa... Rico, bali yung sa number 1 doon, wala na. Wala na. Tapos dito, wala rin, no? Number 5 meron. Bali, dito po sa may parting alpas na ito, meron pa pong 2 breeding pen. So, bali, dito po sa likod ay meron pa tayong 8 breeding pen plus sa... doon sa may lagayan doon sa ating looban ay... more or less 20 breeding pen po yung nagagamit na... nakasalang pa ngayon sa ating pinag-produce, no? So, ang bawat isa po ng breeding pen natin, pinaka-konti na po yung 6. Dalawa. Doon sa maliliit na breeding pen, dalawa. Pero ang pangkaraniwan po, pag ganito kalalaki, ay 10 hanggang 12. So, ilan lang po yung may breeding pen na 3-2 lang. Rico, yung lemon doon may natanggal, no? Oo, lemon. Kadalawa. Yung straight comb doon sa may bakal doon. Dadalawa yung nandoon, 3 yun ah. May tinanggal. May binugbog doon na babae. Meron. Ano yung binugbog? Sige. Titingnan ko mamaya. Eto, mga sir, titingnan po natin yung breeding pen natin dito. Papa, makita nyo. So, dito po sa Roman numeral 1, mga Joe Black po ito, saka sa Roman numeral lang po ito. Ayan. Okay. Sabi ko nga po, ang dami namin binibrid na Joe Black ngayon. Talagang itong Joe Black na ito, siyempre, may kanya-kanya naman tayong ano. Marami po kasi dito, maraming fans sa ibang bloodline namin. Pero ako, usually talaga, kung alin po yung medyo mataas na winning percentage last year, siya din pong inuulit natin. Lalo na kung sariwa pa po yung mga ginamit. Mga sariwa pa po yung mga naging inahin natin last year na nagbigay ng magandang score. Inuulit lang po natin para po continuously makapag-parami tayo ng mga magagandang score na yan. Okay, so ito po yung Joe Black na ito. Ito po. Joe Black din po yan. So ito po yung Joe Black na 50-50 po yung broodstock natin na ito. Kaya po siya dirty white feet dahil sa pelto.
Okay, tapos ito po mga pier po yan. So, 3-4 po ang ating production dito. Pag sa 3-4 po, mataas na dugo na po yon, pambreeding na po natin. Pasok na po sa criteria breeding material. Okay, ang ginagandahan po nito, pwede po siyang ilaban at the same time, pwede mo siyang ito. Aba, nagsisigsigan sa ito lang. Daming paso, yan. Okay, ito, mga Joe Black din po ulit ito. Yan, mga original pong inahin yan. Yan, mga hen po ito, hindi ito po ulit. Ganito po talaga ito yung pong may itim-itim na mukhang ganyan. Actually, ito po yung original na kulay nung inahin natin na pinagsimulan na itong Joe Black na ito. Yung galing po ng Bagyo. Okay, sabi ko nga doon sa vlog ko, original po itong Bait Black. Bait Black, yung kay Sir Steve pa lang daw. Halos may itim na po ang balat sa mukha. Tapos, eventually, naglalabas din po sila ng henny. Meron din silang henny blood, kaya po hindi maiwasan maglabas sila ng henny. Ayan. Ayan. Ito po mga pinipili natin na ito, masisipag pong bumabayan. Saka lagi na pong binabantayan ngayon yung mga ano natin. Lagi na pong binabantayan yung mga broodcocks natin. Kasi may mga broodcock nga minsan na medyo tamad pong bumaba. Okay, kahit po anong galing ng ating manok, pagka po tamad bumaba, mahirap po tayo makapagparami. Okay. Okay, gaya ng sabi ko, pinaka the best po ang ating sinasalang. Super sweater over Euron Lemon. 3-time winner. Ayan, ito, isang araw, pinacheck ko rin to bago ito nagbaba ulit. Okay, napakasipag din daw po ang bumaba nito. Okay, ang mga ating mga super sweater, ang gaganda po. Ito po. Hindi lang magaganda, talagang mga tested po yan. Quality, kapalo. Manok mo yan, halos pare-pares naman na itsura. Ang tinitignan na lang namin dito, yung quality ng palo at saka po yung magandang winning percentage. Okay, yung tag pa lang sila, nasusubukan na sila. Tapos, pag gumulang, makikitaan sila ng mas matinding puwersa. Yun ang po ang maganda. Yung manok natin ay habang nagulang, nalakas lalo. Yan, nangingitlog po. May nangingitlog. Okay. Dito po, mga Rubio Gold po lahat ito, Green Legs. Okay, ito yung mga inahin natin. Green Legs po lahat yan. Ito, titignan ko itong pristag natin. Medyo konti na pong buntot. Baka ito yung ano na din. Kailangan na din natin na palitan. Okay, may night look po na dalawa. At natin nabala. Okay, mga Rubio Gold natin, ha? Tested po ito, sigurado. Tapos, ngayon taon na ito, hopefully, magkaroon lang po tayo ng konting oras. Ito, pagkatapos na bagong taon, meron po tayong papasyalang breeder ng mga gold na idol ko. Hindi po siya nagbebenta, kaya lang, kailangan ko po at gusto ko pong makakuha ng mga gold niya at gagawan ko po ng paraan. Okay, as soon as makakuha po tayo ng access, as soon as ma-invita po tayo ng ating idol sa mga gold, no? Bibiyahe po kagad ako para po makakuha tayo ng additional breeding material sa ating mga gold pang-upgrade. So, dito po, nandito tayo sa mga Haskell. Okay, mga Haskell hats po yan. Lahat po yan. Meron po sa jata yung Pico at saka Straightforward. Kunti lang po yung Straightforward. Ito po ang ating broodcock dito. Pili-pili po itong mga materials na ito. Talaga pong pagdating po sa paluan, madiin, exempted. So, ang target po natin sa pagsiselect ng breeding materials natin, lalo na pag-usapang broodcock, yung pong madiin siya. Madiin na madiin, mapuwersa, at may maganda pong ugali sa estilo. Napaka-importante po yung ugali ng manok. Diyan po sa ugali ng manok, minsan diyan po nagkakatalong isang magaling na pers buckle. Okay. Isang magaling na pers buckle, nagkakatalo po yan sa ugali din naman.
Saka pag na-point nyo po na maganda, tama nyo yung magandang katangian ng manok. Doon po nakukuha minsan yan. Ang malinis. Malinis na panalo. Ito po, mga Rubio Gold po ulit ito. Ito po, mga light, light naman po ang paano. Mga light color, dark. Yung kanina po, mga Rubio Hats. Ito po, light. Tapos, sa combination po natin, John Bishop Kelso po ito. Okay, pure. Pure John Bishop Kelso over Rubio Gold na mga light. Light ang paa. White legs. Tsaka po, yellow legs. Ito po, ito po yung original na pinagsimulan natin yung kulay ng ating mga Rubio Gold. No? White gold po actually sa ganito. Ganito siya. Nung bagong dating siya sa atin dito sa farm. May ilang taon na po nakalilipas. Okay. Tayo, babalik tayo dito. Ayan, medyo mainit lang po. Ay! Rico, check mo ito. Baka may limlim dito ng isa, no? Hindi ko sigurado yan, yung limlim. Pabukas nga, Rico, man. Ayun, no? Parang limlim nga yung isa dun, ha? Tignan mo agad kung limlim, no? Para matanggal na dun. Okay, dito po tayo. Ito, ito na po yung mga molted na pinagtatanggal. Ayan, no? Ang dami. Kung mapapansin nyo, parang titingnan nyo, parang ang ganda pa ng balahibo eh. Kaya lang, lugo na po yan. Ako po mismo na gano'n yan. Nung pong bago ako nag-travel, pinaliguan po lahat ito. Lahat po yan, pinaliguan ko, pinapaliguan ko, kasama ako nagpapaligo, sir. Mga boss. Dahil ako yung nahi po eh. Ayan. Oh, dito po, nandito po yung mga hatches at saka yung mga black. Magkakasama sila dito. Ayan, ang gaganda po actually. Kaya lang, mga molted na po yan. Na-check ko na po yan. Mukha lang kung ganyan. Pero yung mga likod po niyan, mga sariwa. Ayan. Ito po yung mga hatches. Tsaka po black. Nandito po sila. Ayan. Yung karamihan po dyan, mga ano po sila. Mga lugon. Okay. Dito pa sa kabila. Okay. Pupunta ako sa kabila. Mukhang hindi lugon, no? Pag titingnan mo, parang hindi lugon, no? Pero lugon po yan. Ako kasing na gano'n yan. Rico, paminsan-minsan, babantayan mo lang yung ano doon, no? Pag may natsyem, pag na may natsyem po ang kanangingitlog. Ay, Rico, parang hindi lahat yan. Na? Ala, ibaba mo muna. Oh, sige. Baka mamaya, hindi pa limlim yan. Pabawas tayo, pabawas. Oo. Saan ba yung mga gold natin? Gold yan? Oo. Check. Na? Galing sa labas yan. Hindi, galing. Nakita ko yan sa labas kanina. Hmm? Hindi yan. Yan yung nakita ko. Ang nakita ko yung sa pugad, alin. Ayan ang nasa pugad. Baka yan lang. Baling mo muna isa. Okay, dito tayo mga blues po ito. Ayan. Molted na din po ito. Ayan. Kunti yun nandito kasi pinupuno pa. Ayan. Pababawas ko mamaya nandun kasi sobrang dami. Dito naman sobrang konti. Okay, ayan, wala po tayo laman dito. Ikot-ikot lang tayo. Maganda tumambay din dito. Okay, dito presto sa likod. Okay, early bird, oh. Ito na po, early bird. Ito yung first batch ko, eh. Kasi nung mapasin nyo, meron akong vlog na mga alpas natin. Ano po yun, eh? Second batch po yun ng early bird. Meron ako ditong first batch pa, konti lang. Ano sila, yung mga tira po sila doon sa mga morder, eh. Lalaki na po nila, oh. October born po ito. Ayan, konting-konti lang po. Ito po yung first batch talaga na... Nung po kasi naglabas kami ng mga scissor early bird, dami kong kumuha. Pero sobrang dami pa rin ang naiwan. Ayan. Yan natin. Yan, no? Karamihan po, black ito. Ayan, no? Kitang-kita na po ang lalaki. Ayan, gaganda po naman kaya, no? Joe Black, oh. Gaganda po ng mga sukat. Diba ito? See? Konting-konti lang po ito. Siguro, ang lalaki po dito, mga 12 lang. Ayan, early bird to po yung October talaga na October born. Opo, okay. Tapos sa ano na po yung iba doon, karamihan November born po tayo sa early bird.
Tapos December born po tayo sa local, no? Sa local, December born lang. Okay. Nahingal. Bumabata tayo, nahingal na. Ito po, dito ko ngayon sa ating mga silver bullet. Sige, papasok pa ba? O, di na. Mukhang...